Hi mga BB! Welcome back to my channel. So in today's video, gagawa tayo ng One Brand Makeup Look featuring Fashion 21 Cosmetics. May mangilan-ngilan lang akong ginamit na hindi from Fashion 21 pero konting products lang guys kasi this is the fourth time na finifilm ko tong video na to. Sobrang fail kasi nung tatlong previous videos ko about this kaya hindi ko talaga in-upload. Matagal ko na tong na-film guys pero hindi ko talaga siya in-upload or in-edit kasi hindi ko talaga nagustuhan yung outcome. Dahil yun sa sobrang pag-e-explore ko sa eyeshadow talaga. Alalaman nyo yan on the later part of the video. Pero overall, nagustuhan ko naman yung ginawa ko today. And yung importante kasi para sa akin talaga guys is makagawa ko ng makeup look na madali nyo lang magaya, madali nyo lang mahahanap, tapos mapapakita ko talaga sa inyo kung ano yung performance and kung maganda ba yung performance ng mga Fashion 21 products. Yung target ko talaga is yung mga makeup looks na magiging helpful for beginners. Kasi ako din mismo, medyo may pagka-beginner pa rin ako sa pag-makeup. Pero ayun nga, enough with the intro guys. Ang dami ko talagang satsat, no? Kung gusto niyo makita kung paano ko to ginawa and kung ano-ano mga products yung ginamit ko, please keep on watching. So since wala ring primer yung Fashion 21 guys, diretso na tayo sa base. Naglagay na ako ng serum pero hindi ako naglagay ng primer. Yung gagamitin kong pang base is itong Fashion 21 Ultimate Cover BB Cream Plus Concealer. I got this for 225 pesos. Nagawan ko na to ng review sa channel ko and nagustuhan ko to guys. Hindi nga lang ako laging gumagamit nito kasi nga may mga mas gusto akong foundation. Kasi nga may mas gusto akong foundation dito. So dito may squeezy tube siya which contains the BB cream. Tapos dito sa tip niya merong cute na concealer. Yung kinuha ko nga palang shade is 1 kasi ito yung pinaka yellow yung undertone and swak sa skin tone ko. Kuha tayo ng 1 pump. Yan siya. Medyo may pagka-thick yung BB cream. Gamit ako ng sponge guys ha kasi mas okay to kung sponge. Mas na-distribute ng maigi yung product. So kahit anong sponge lang yung meron kayo. First time ko itong gamitin oh. Itong Eco Tools na sponge. Nabili ko to dun sa APM Mall. Sobrang daming nagtanong sa inyo. Yung vlog na Makeup Heaven, sobrang daming nagtanong kung saan yun banda. APM Mall sa Cebu yun. Hindi ako sigurado sa ibang branches nila pero sa Cebu, nasa APM Mall. Yung APM Mall, guys, katapat yan ng SM City, Cebu. Okay naman siya. Hindi siya masakit sa mukha. Walang jombag effect. I mean, meron konti compared dun sa beauty blender talaga. Pero not bad. Also, may mga nagtanong kung authentic ba yung mga products nila doon. Yung mga pinakita ko sa inyo, mostly doon authentic talaga. Like, authentic makeup sila. Pero, may mga mangilan-ngilan silang binibenta doon sa kabilang side na hindi ko na pinakita. Yung mga class A, yung mga, ano ba tawag dyan? Yung mga fake makeup, shall I say? Hindi na sana ako magko-concealer, pero gagamitin ko na lang siya. Itong concealer naman, guys, if you have really dark circles, hindi niya matatakpan gaano. Kasi manipis lang siya. Para siyang BB cream lang din na ano, parang mas thick yung consistency or mas creamy. Sinasali ko na din yung eyelids ko kasi medyo, ano rin sila, medyo maitim. Sorry, nakalimutan ko kayong i-zoom. Mas gusto niyo yung zino-zoom kayo. May sponge nga pala yung Fashion 21 kaso nakalimutan kong bumili. Para bang na-excite ako sobra sa pamimili ng makeup kasi hindi lang Fashion 21 yung binili ko nung time na yun. May iba ring mga products. Kaya nakalimutan ko na kailangan ko palang i-test yung sponge nila kasi may mga nagsabi na maganda yung Fashion 21 na sponge. Next is powder. Actually guys, meron silang parang loose powder. Yung tulad sa Nichido na final powder. Pero hindi ko binili kasi sobrang yellow ng powder na yun. Hindi ako sure kung mag-work yun as my setting powder. Kaya ito na lang talaga yung gagamitin ko. It's still Fashion 21. Ito yung pressed powder nila with cucumber extract. 110 pesos lang ata ito. Mga nasa ganun. Yung shade na kinuha ko is shade number 1. Ang cute ng packaging, no? Hindi ako ganun ka mahilig sa color green. Pero nakukita na ko dito. Ayan yung itsura ng powder niya, tapos meron siyang salamin. Ilang beses ko na itong nagamit guys kasi matagal na to sa akin, pero madali akong nag-oil up dito. Okay naman siya pang set ng mga liquid, pero kung siya lang, ginamit ko kasi to ng powder foundation lang, siya lang talaga. Madali akong nag-oil up sa kanya, like retouch galore, pero kung pang set, medyo okay naman. Wala akong nabiling blush sa kanila kasi nakita ko to. Fashion 21 Cheek Tint. Sobrang cute. Nakalimutan ko na siguro mga 125 pesos to. Oo nga pala guys, kaya ako nakakalimutan yung price. Eh kasi pang-apat na beses ko na tong na-film. Fourth time ko na tong i-film tong Fashion 21 One Brand. Kasi hindi ko talaga nagugustuhan yung look na nagagawa ko and
nahihiya ako ipakita sa inyo. I'll try my best na pasimplihan lang siya ng maigi as long as magamit ko yung mga products para maging okay na yung kalabasan. But anyways, ito siya guys, rollerball siya. And hindi siya yung usual na rollerball lip tints natin kasi metal siya. Yung kinuha kong shade is number 2 kasi may tatlong shade at ang available. Pang-apat ko na itong gagamitin guys kaya alam ko na na madali siyang nagda-dry. Dapat pabilis talaga like pak, pak, pak. Ayan, oh, nawa na, nag-set na. Nung una ko tong ginawa tong Fashion 21, one brand. After ko nag-BB cream, nilagay ko to before ako mag-powder. Naging ganito pa rin siya. Hindi pa rin siya sobrang daling i-blend. The next attempt naman, nilagay ko siya on top of the powder, parehas pa rin. Tapos nung last attempt ko naman na gawin tong one brand, yung sa Vlogmas sana. Pagkatapos ko nag-BB cream, nilagay ko siya, madali talaga siyang nag-dry sa skin. Kaya nag-ano siya, nag-spot-spot, ganun, patak-patak siya. Ginamit ko rin siya as my lip tint, para mas maganda pa rin yung mga organic na ano natin, gamit natin. Let's move on to kilay. Yung gagamitin kong pangkilay is ito. Nagustuhan ko to kasi ginagamit ko na to noon pa. Ito yung Fashion 21 Duo Eye Enhancer. Yung binili kong shade is Dark Copper. Ito yung eyebrow pencil nila guys. Meron na rin siyang kasamang brush which is good. Medyo may pagka-waxy. Kaya hinay-hinay lang, tapos blend, blend, blend. Yan, di ba? Maganda siya. Very waxy nga lang, kaya hinay-hinay lang, tapos blend, blend, blend. Kailangan talagang mag-blend para makuha yung mga excess product. Tapos na akong magkilay. Ngayon naman, ito na guys, ito na. Ito na yung chika ko sa inyo. Gumamit ako nitong Fashion 21 Eyeshadow Kit, yung number 4 na shade. Kung isa-swatch mo siya dun sa department store, maganda talaga siya. Kaya ako napabili. Pero, tsaka talaga guys, sasabihin ko na straight to the point, tsaka yung eyeshadow na to. May natry akong ganito, yung number 1. Mas okay yun, pero nabigay ko na kasi yun sa iba. Itong number 4 ang tsaka talaga. May mangilan-ngilan lang itong number 1 at number 3 siguro. At tsaka itong number 5 na shade, yung medyo okay. Pero this is gonna be the 4th time, kaya natuto na rin ako. So, hindi ko na gagamitin yung ibang shades na hindi ko nagustuhan talaga. Yan yung swatches niya. As you can see, yung mga shimmery eyeshadow, hindi ganun ka-shimmery, hindi ganun ka-pigmented. Basta, siguro sa lahat nito, yung pinaka-okay lang is itong darkest shade talaga. Yung ibang shade, maganda lang siya sa swatch, pero hindi talaga siya okay guys. Ang brutal ko, no? Ang brutal ng pagkakasabi ko, pero yun talaga yung totoo. Pero itong specific palette lang naman to ha, ito lang naman yung sinasabi kong tsaka. Yung number 1, okay naman yun. Gagamit na lang ako ng ibang palette, pero konting shadows lang naman yung gagamitin ko. Ano lang, pang transition shade lang, kasi nga, wala tong matte brown. Ginamit ko tong second shade as my transition shade, pero actually, dapat pupunta pa ako ulit ng SM. Bibili ako ng ibang palette na lang ng Fashion 21. Pero kailangan ko na kasi talaga itong i-film. Yung gagamitin ko sa inner corners is itong number 1 at number 3. Imimix ko sila. Ito guys, sobrang dami na nang nilalagay ko. Like, hindi ako nagta-top off ng excess. Kasi hindi talaga siya nag-show up agad. Tapos ngayon naman, gagamitin ko tong darkest shade. Gagamitin ko siya as my eyeliner. Parang smoky eyeliner, ganun. Not necessarily perfect kasi i-blend naman natin siya. Isi-smoke out. Tapos mas madaling mag-wing pag eyeshadow yung gamit. Paglalagay na rin ako sa lower lash line. Pero halfway lang, hindi ko lalagyan yung buong mata ko. Hanggang dito lang, tapos i-blend natin yan mamaya. Tapos medyo i-blend na rin natin yung eyeliner para smoky. Ayan guys, yan lang yung eyeshadow natin kasi ayoko na talaga siyang i-mess up kasi pagod na akong magulit-ulit mag-film talaga. Kahapoy! Kahapoy kayo, sigyaw-yaw niya. Magbalik na pag-film. Bitaw ka po yan dyan. Kabisaya noon ko. Okay, magmamaskara tayo guys. Ito, nagustuhan ko to. And this is the Fashion 21 yung ano nga bang tawag dito? Double up mascara. Maraming mga local YouTubers yung nagre-rave about this mascara and ilang beses ko na rin siyang nagamit and nagandahan ako sa kanya. Ayun o, maliit yung brush niya, manipis or payat. Tapos maganda siya for lower lash line din kasi kuhang-kuha yung mga lashes mo. Yan o, pak!
para siyang hypercurl mascara ng Maybelline. Yun yung ano ko sa kanya. Tingin ko sa kanya. Kaso, mas maganda lang yung brush nito kasi manipis. Pero yung effect niya sa lashes ko, parang hypercurl mascara talaga. Fuck! O, ayan, diba? Lagay tayo sa lower lashes para kita nyo. Diba, nakukot agad. Kung ibang mascara pa, yung Misha ko, medyo nasisira pa yung mukha ko. Makapaglagay lang sa lower lashes. Pero ito, very, ano, effortless. Dahil sa brush niya. Ayan na yung sa mata, guys. Diba, ang ganda ng mascara. Maganda siya. For 200 something, maganda yung mascara. Worth it. We're down to lipstick. Hala, lipstick na pala tayo. Nung bumili kasi ako ng mga products for this video, hindi pa na-release yung mga liquid lipstick nila. Pero gagawa ako ng separate video about that. Bibili pa ako. So yung binili ko is itong Fashion 21 na All Day Matte Lipstick nila. Gustong-gusto ko to, guys. Isa to sa mga pinaka-paborito kong lipsticks na available locally. Ibang shade yung binili ko. Yung shade is Rosette or Rosé. Yun siya, 180 plus ata to, guys. Ayan yung kulay niya. Medyo may pagka dark red to. Pero sobrang ganda nito. Yung lipstick na naman yung magsasalba ng makeup look. May kulangot ba ako? So, ayan yung kulay ng lipstick. May pagka ano siya, may pagka dark red na hindi ganun ka dark, pero dark siya. Ganun, hindi ko ma-explain. Yung pinakamadaling description sa kanya, Bruja Red. Zoom po kayo. So, ayan na mga BB. This is how our final look looks like using Fashion 21 products and a little bit of other products. Sa lahat ng mga na-film ko, dahil pang-apat ko na itong na-film, mas gusto ko to. Mas gusto ko itong i-share sa inyo kasi madali lang, madali nyo lang gayahin, hindi komplikado, pero presentable. Before ako magbabay, sabihin ko muna sa inyo yung mga thoughts ko sa mga products. Una is itong BB Cream Plus Concealer. Again, okay sa akin to, guys. Pero wag lang gaano mag-expect sa coverage ng concealer kasi hindi siya ganun ka-full coverage. Tamang-tama lang. Pero yung BB cream, I love the coverage. Maganda siya considering na BB cream. Next is yung powder. Sobrang mura lang nito, guys. Pero hindi ko siya mare-recommend as a powder foundation ng siya lang. Kasi madali akong nag-oil up dito. Blotting galore talaga as in. Pero maganda siya pang set na BB cream ng Fashion 21. Kaya mas okay tong pang set talaga. Next is pang kilay. Ito, guys, isa na to sa mga old favorites ko talaga. Maganda talaga siya. Kung naghahanap kayo ng magandang pang kilay from the drugstore, baka gusto niyo tong itry. Murang-mura lang, 125 pesos lang. Kung magkakulay tayo ng buhok, this color works for me. Dark copper. Ayan siya. Maganda to kasi. Tapos yung eyeshadow, pass muna. Maganda yung darker shade, pero the rest, fail talaga, guys. Kaya yun lang yung masasabi ko. Hindi ko to nagustuhan. Yung ibang shade siguro kasi number 4 to, guys. Ito specific na palette na to, number 4. Hindi ko nagustuhan talaga. Next is yung cheek tint. Ito rin, hindi ko rin nagustuhan. Hindi siya tulad yung ibang lip tints natin na parang may time ka pa na mag-blend. Ito kasi pag nalagay mo siya, dun na talaga siya. As in, pahirapan yung pag-blend. Tapos yung mascara. Ito talaga, isa to sa mga nagustuhan ko yung mascara nila. Maganda siya, guys. Okay naman siya sa akin. Sa volumizing part, medyo hindi siya ganun ka-volumizing. Pero sa lengthening, maganda siya. And nase-separate niya yung lashes ko. Yun din kasi yung hanap ko talaga sa mascara, yung nase-separate yung lashes para mas magmukha siyang marami or makapal. Yun yung nagustuhan ko. And maganda siya for lower lashes. Worth the hype. Last but not the least is yung lipstick. Maganda to, guys. Isa to sa mga favorite lipsticks for yung pinaka gusto kong shade is Bronze and All Day Sushi. Yun yung dalawang favorite ko. Ito naman, hindi kasi ako ganun ka mahilig sa mga darker lipsticks, yung mga dark shades. Kaya hindi ko to masusuot lagi. Pero maganda pa rin siya. Yung shade na Rosette or Rosé, maganda pa rin siya. Same formula nung mga nagustuhan kong lipsticks from them. Creamy and pigmented. Tapos mura lang. 180 something lang. And yung best part is yung packaging. Very sturdy lipstick. Kasi considering na local lipstick siya, maganda yung packaging. Yung parang matibay. Sobrang tibay. And it reminds me of the MAC matte lipsticks. Pero sturdy yung packaging niya. So yun mga BB, that's it for this one brand makeup look featuring Fashion 21 Cosmetics. I hope na-enjoy nyo tong video na to. And if you found this video helpful, kung nakatulong, please do like this video. For more one brand makeup looks, please like this video and comment na rin kayo below kung anong gusto nyong brand yung gawan ko ulit ng one brand makeup. Again, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe on my channel. Libre lang mag-subscribe. Just click the red button sa baba ng video para ma-notify din kayo once nag-upload ako ng bagong videos. So, yun lang, guys. Thank you so much for watching. I'll see you soon and hanggang salamat!